Sa Lunes na po ang deadline ng filing ng income tax return o ITR. Target ng BIR na makolekta nasa 1.2 trillion pesos na buwis ngayong taon. Ang proseso ng pagpa-file ng ITR sa balitang hatid ni Ruth Cabal. Lahat ng mga empleyado, korporasyon at mga self-employed kailangang mag-file ng kanilang income tax return o ITR kada taon. Pruweba ito na nagbabayad sila ng buwis sa gobyerno. Ang binabayarang buwis depende kung magkano ang kinikita ng isang empleyado o korporasyon. Ang exempted lang sa pagpa-file ng ITR, ang mga kumikita ng minimum wage at overseas Filipino workers. Pinapayagan naman ang substituted filing, ibig sabihin di na kailangan pang mag-file mismo sa BIR at ang kumpanya na ang magpa-file. Kung isa lang ang iyong employer at tugma naman ang tax due o buwis na dapat bayaran sa tax withheld o yung kinaltas na buwis mula sa sweldo ng isang empleyado. Dati naka-substituted filing si Noemi, pero dahil may dagdag siya ngayong kita, kailangan niya nang mag-file ng ITR. 2 oras na raw nakapila sa BIR District 7 sa Quezon City si Noemi nang makausap namin. Medyo mahirap kasi maraming tao. May instruction na rin kasi naman yung accountant. So, bali, binigay lang sa amin tapos kami na rin yung magpa-file. Sa mga magpa-file ng ITR, kailangang mag-fill up ng form ng 3 kopya. 1,700 para sa mga empleyado. 1,701 at 1,701Q sa mga self-employed estates at trusts. 1,702 para sa mga korporasyon at iba pang non-individual taxpayers. Kung wala nang babayaran, pwede na itong i-file sa district office kung saan nakarehistro o sa mga tax filing center tulad sa ilang malls. Kung may babayaran pa, pwede rin sa district office kung saan ka nakarehistro o kaya sa authorized agent banks. Pero may paalala ang BIR, lalo na sa mga di-personal na nagfa-file ng ITR o yung mga dinadaan sa mga accountant. Pay in check, not cash. Kasi ang cash kasi madaling i-divert to eh. And unlike sa check eh, may paper trail yan. May at least 2 kaso na kami ng accountants na pinagkatiwala ng mga kliyente nila o mga taxpayers yung babayaran ng ilang tax sa kanila. So ang nangyari doon, nag-trinay sa amin, wala. Walang pumasok na ganung amount. So na-fake yung mga resibo? Oo, ganun na nangyari. Hindi pumasok ng, walang pumasok na amount, which means wala pumasok sa banko. Nung trinay sa banko yung return, wala. Fake. So, manufactured yun. Nasa 1.2 trillion pesos ang target na makolekta ang buwis ng BIR ngayong taon. Malaking bulto ng budget ng ating gobyerno sa buwis kinukuha. Yung daan, lubak-lubak, napupunta kay Congressman X o kay Official X, di ba? Mahirap yung ganung ano. Hindi lang dahil ito ay isang obligasyon ng bawat mamayang Pilipino na kumikita. Kundi, you're paying taxes because you love your country. It is for nation building. Ruth Cabal, GMA News.